Magandang araw, Guards TV. Ngayon po, magkakaroon ulit tayo ng online tutorial to be presented by Guards TV. Ang topic po natin ngayon ay tungkol sa basic qualification of security guard. Number 1, Filipino citizen. Ito po yung pinanganak sa Pilipinas at bininyagan sa Pilipinas. Number 2, 21 to 50 years old. Dati po, bumaba ito ng 18 to 45 years old. Ngayon po, binalik uli siya ng 21 to 50 years old. Number 3, high school graduate, senior high graduate, college graduate. Number 4, physically and mentally fit. Number 5, must undergo pre-licensing training course or PLTC para sa mga baguhan. Ito po ay umaabot ng 21 days na training. Number 6, no derogatory record. Wala po siyang kaso sa mga korte o sa korte. Ngayon po, papasok naman tayo sa basic requirements. Unang-una po dyan ay NBI clearance. PNP DI clearance. Ito po ay nakukuha sa may gate 2 sa Camp Crame. Magdala po tayo ng sidula at 2x2 picture. Make sure po ang sidula ninyo ay naka-xerox. Police clearance. Ang police clearance naman po ay nakukuha ito sa ating mga municipal o city police station. Barangay clearance. Ito po ay nakukuha naman sa barangay kung saan po tayo nakatira. Birth certificate. Ito po ay galing sa Philippine Statistics Authority o dating NSO. Court clearance. Dalawang klase po ang court clearance. Ito po yung natawag natin na MTC, Municipal Trial Court, and RTC, Regional Trial Court. Kung kukuha po tayo ng police clearance sa municipal o sa ating city hall, sabay na po natin kumuha ng Municipal Trial Court clearance at Regional Trial Court clearance para po tayo ay makatipid sa pamasahe at sabay na po yung gastos. Marksmanship training from firing range po ito. Ang firing range po ang nagbibigay ng marksmanship certificate natin at ibibigay ngayon sa training center kung saan tayo nagtitraining. Order of payment from SOSIA. Ito po yung dinadala natin para magbayad dito sa SBR o Special Bank Receipt sa Land Bank. Then, security guard license from SOSIA para ma-exercise na po natin yung profession sa security. Certification of SGLG license from SOSIA. Ito po yung pinapasirox natin yung lisensya natin pag lumabas na, tapos magbabayad uli tayo sa land bank, pero may dala ka rin na order of payment para makabayad ka sa land bank. Tapos ibabalik po natin uli sa SOSIA para sa authentication o validation na ang lisensya na lumabas sa iyo ay original. Okay, 2x2 picture, white background. 1x1 picture, white background. Diploma, transcript of record. Ito po yung TOR. Kailangan po, dala-dala natin yung original
na diploma at transcript of record na ipapakita natin sa sosya para masabi nila ito ay original or fake. Training certificate from training school. Opening closing report from training school. Drug test kung saan po authorized ang training center natin o training school na magpa-drug test. Kailangan po rin itong drug test natin ay may validation sa KRAME. Pati po itong neuropsychology test. Kailangan may validation din sa KRAME. Ngayon po, tapos na po tayo lahat sa requirements. Ngayon po ay may plano na po kayong mag-apply o nakuha nyo na po yung security guard license. Ito po yung tips na ibibigay ko sa inyo. Ito po yung planning, itinerary, and applying. Unang-una po, kailangan alam natin yung location of the security agency. Alam nyo po kung saan kayo pupunta, alam nyo po kung anong pangalan ng agency, para hindi po kayo maligaw o mawala doon sa pupuntahan nyo. Kung lima po yung agency na plano nyong applyan, kailangan po mayroon kayong dalang folder na anim. Isang original na folder at limang Xerox na folder. Okay. Biodata. Ito po yung preparation for application form of security agency. Para po pagdating nyo doon, pag binigyan po kayo ng staff ng agency ng application, mabilis na po tayong magsulat. Hindi na po yung iisipin mo pa kung anong taon ka nag-graduate ng high school, anong taon ka nag-graduate ng college. At least po, pag may biodata tayo, ready tayo sa ina-applyan natin. Okay. Memorize the following. Ito po, kailangan handa tayo pagdating sa interview. 11 general orders. Code of conduct. At least meron po kayong lima. Code of ethics. At least may lima kayo. Prepare personal question from your application form. Kailangan kabisado nyo po yung pinild upan nyo. Kung married, single, pag tinanong po kayo ng personal question, kailangan alam nyo po ang isasagot. Kasi magbabase din yon sa application form ng agency na sinulatan natin o pinild upan. Okay. 12 cardinal rules of gun safety. Sana po mayroon kayo rito ang mga lima o anim. Mas maganda kung kabisado nyo yung 12 cardinal rules of gun safety. Then, kailangan kilala nyo kung sino yung training director nyo. Training center or address ng training center or training school. Subject, ano po yung mga itinuro sa inyo tulad ng first aid, markmanship, at iba pa po, courtesy and discipline. Then, how many days of training? Kailangan masagot nyo po ito kung nag-training talaga kayo. Kung 21 days, 7 days naman sa renewal, kailangan po alam nyo kung paano isagot ito. Okay, training instructor. Kung sino po yung nagturo sa inyo? Sino po nagturo sa inyo ng first aid, nagturo ng courtesy and discipline? Kailangan kilala nyo po si instructor natin. Then, pinakahuli, don't ask salary before posting. Thank you for watching. Please don't forget to subscribe and click the bell button.